nabubuhay sa mundong may liwanag at dilim. Nagtatalo ang liwanag at dilim, pagsapit at takipsilim. Ginawa ang ating mga mata para makakita. Pero pag kumagat na ang dilim, gaano ka kasiguradong nakikita mo sila? Ako nga pala si Six, ang maglalapit palalo sa kasagutan na inyong hinahanap. Simulan na natin ang pakikinig. Magandang araw, Boss Six. Sana ay mapasama po itong mga karanasan ko ng kababalaghan mula pa noong kabataan. Tawagin niyo na lamang po akong Max. Hindi ko masasabing may third eye ako, pero ang alam ko lang ay sensitive sa mga multo at pagpaparamdam, yung bang lapitin ng mga hindi natin nakikita. Hindi ako magaling sa pagsusulat, pero ikikwento ko ang mga karanasan ko sa abot ng aking makakaya. Sisimulan ko ang unang kwento ko noong ako'y mga 10 taong gulang pa lamang. Maaga akong naulila sa ama. Siguro mga 3 taong gulang pa lamang ako noon. Ipinanganak ako at lumaki sa Mandaluyong. At sa lugar namin noon, kami ang isa sa may pinakamalaking bahay. Pero lumang style po, na parang bahay Kastila na gawa sa kahoy at kapis ang bintana. May grills na kahoy, as in, makalumang bahay na po talaga. Wala kaming lahing Kastila, pero ang lola ko ay matagal na naging mayordoma ng mga Kastila noong araw. Kaya nung nagkaroon siya ng pagkakataon na makapagpatayo ng bahay, ginaya niya ang mga bahay Kastila style. So, balik tayo sa kwento. So yun nga po, sa loob ng bahay ay may kahoy sa hagdan na pag humakbang ka ay may langit-ngit na tinatawag, yung tunog na kahoy pag tinapakan mo. Nagsimulang magkaroon ng mga hindi magandang karanasan nung mamatayan ang bahay namin. Unang namatay ang tiyuhin kong nagbigti sa tapat ng hagdan nang dahil sa depresyon. Pangalawa ay nang mamatay ang tatay kong binarang at ibinurol sa ilalim ng hagdan. At ang panghuli, ang lola ko na namatay dahil sa stroke. Sa ilalim din ng hagdan ibinurol. Napakabigat palagi ng pakiramdam sa hagdan na yun. Pag-aakit ka at bababa ka, iba ang pakiramdam. Nandun yung parang may humahawak sa paa mo. Bata pa lang ako ay nararamdaman ko na yun. At dahil laki ako sa lola ko, palagi kong sinasabi sa kanya kung ano ang nararamdaman ko. Hindi naman mahirap paniwalain ang lola ko dahil isa siyang mangsisigin. Yung parang albularyo, pero hindi. Meron lang siyang mga kaalaman tungkol sa panggagamot at pagtatawas. Maraming nagpapatawas at nagpapahilot sa lola ko noong bata pa ako, pero hindi siya tumatanggap ng cash. Puro donasyon lamang. So ayun na nga, may salamin kami sa harap ng hagdan. Pagbababa ka ng hagdan, makikita mo ang sarili mo. Minsan, bumaba ako ng hagdan. Madaling araw, natural, mapapatingin ka sa may salamin, sa ayaw mo man o hindi. Doon ko nakumpirma kung bakit ang lamig lagi sa may hagdan, dahil nakita ko ang tiyuhin kong nagbigti sa may hagdan sa refleksyon ng salamin namin. Siyempre, napahinto ako. Kahit madilim, alam ko ang bulto ng katawan ng tiyuhin ko. Nakaputi siya at nakatingin lang sa akin. Bukod pa dun, may 2 kamay na nakahawak sa mga paa ko. Grabe ang kilabot ko nung panahong iyon. Sa mura kong edad, iba ang takot na nararamdaman ko. Para akong maiihi na parang lumalaki yung ulo ko. Sa sobrang takot, ni hindi ako makapagsalita. Makalipas ang ilang minuto, para akong nahimasmasan at kumilos paakyat at bumalik sa kwarto. Kinabukasan, nilagnat ako ng todo. Nang dahil sa pangyayaring yun, tinawas ako ng lola ko at nakita niyang pinigilan daw ako ng tatay ko sa paghakbang sa hagdan para hindi ako madisgrasya, dahil nung nabubuhay pa daw ang tiyuhin at ang tatay ko, palagi daw silang nagtatalo. Gusto daw akong takutin ang tiyuhin ko na kinontra naman daw ng tatay ko. Mula noon, kadalas sa 6 ng gabi,
Isinasama ako ng lola ko sa pagdarasal niya sa altar at pinapapalo niya sa akin ng walis-tingting ang bawat baitang ng hagdan. Mula noon, hindi na ako nakaranas ng katulad pa ng dinanas ko. Pero madalas pa din akong makarinig ng langit-ngit ng hagdan, lalo na sa madaling araw. Kung ang unang kwento ko po ay ang tungkol sa lumang bahay, ang isusunod kong ikikwento ay tungkol naman sa kandila. May panahon po noon sa Manila na halos gabi-gabi ay nagba-brownout. Isang beses po, natulog ako ng hapon na mga siguro alas 5 na ako nakapag-siesta. Hinayaan lamang ako ng mama ko matulog sa may sofa sa may second floor na malapit sa hagdan. Alam kong hindi pa ganun kalalim ang tulog ko noong marinig kong lumalangit-ngit ang hagdan naming kahoy. Indikasyon na may taong umaakyat. So syempre, nung alam kong tumigil na ang tunog, idinilat ko ang mata ko at nakita kong kakasindi lang ng kandila ng mama ko. Isang kandila lang po yun. Tapos, lumingon ako pa kanan kung nasaan ang hagdan namin. May nakatayo pong lalaki na matangkad sa may last step ng hagdan. Nakatingin lang po siya sa akin. Since medyo madilim, hindi ko masyadong makita ang mukha niya. Mga 3 minutes po siguro nung ako na ang nagsalita. Sabi ko, "Ano po yun?" Sabi naman niya, "Ang dilim-dilim. Pwede ba akong makahingi ng kandila?" Sabi ko naman, "Saglit lang po, tatanungin ko si mama." So bumangon ako, yumuko at isinuot ang tsinelas. Pagtaas ko ng tingin, wala na yung lalaki. Pero si mama ko, nasa harap ng altar at magsisindi ng pangalawang kandila. Sabi ko, "Mama, nasan yung lalaking nasa hagdan kanina? Kanina ka pa ba nandyan?" Sagot naman sa akin ng nanay ko, "Kakarating ko lang, sinong lalaki bang hinahanap mo?" Sabi ko naman, "Hindi ko kilala, madilim eh." Sabi niya, "Madilim daw kung pwede daw manghingi ng kandila." Napamulagat ng mata ang mama ko, sabay takbo sa may malaking kalendaryo na libre sa mga hardware. Tapos, bigla siyang umiyak. Sabi ko, "Bakit ka umiiyak, mama?" Sabi niya, "Kamatayan pala ng papa mo ngayong araw, hindi ko man lang nadalo sa puntod niya." Sa musmus kong utak, wala naman akong alam sa mga ganun, kaya binaliwala ko na lang. Pero pag napagkikwentuhan namin ng mama ko yun, naiiyak pa din siya kasi hindi niya matanggap na nalimutan niya ang tatay ko nung araw na yun. Kaya pala nagparamdam. Pero mula noon, hindi niya nakinalimutan kung kailan ang kamatayan at kapanganakan ng papa ko. Marami pa po akong mga karanasan ng kababalaghan mula nung kabataan hanggang sa kasalukuyan. At ayan po ang maikling kwento ni Kuya Max. Naku guys, subaybayan niyo yung mga kwento niya dahil marami po siya talagang kwento na pagkikwentuhan namin yan eh. And grabe, patindi ng patindi yung mga karanasan niya simula bata hanggang sa kasalukuyan. Gaya ng sabi niya. So ngayon, pupunta na tayo sa ating shout out segment. Shout out kay Michael Angelo Ramos, kay Ma'am Jean, Jenny Inero, kay Miss Colette, kay Igorota Salidumay. Sabi niya, ayun, part 3 na. At dahil may part ng elevator ang story, may alam ka ba tungkol din sa elevator game bossing? Hope matalakay mo din yun. So titingnan natin kung ano yung elevator game na sinasabi niya, no? Tingnan natin, magsesearch tayo about this. Shoutout din kay Adrian Abuyuan. Sabi niya, present Boss 6. Boss 6 tungkol naman po sa kung sino yung Ben-Hadad Boss 6. So yung Ben-Hadad, ano yan eh, yung about din to sa Russia, yung sa gera, no? Binura ko na yung video na yun dahil madidelete yung channel natin. So shoutout kay Boss Adrian. At naalala pa niya, no? Shoutout din kay Emmy Chan. Hello Emmy Chan. Kay Macy Lanes, good afternoon Boss 6, present. Yan, mga present sa ating classroom. Kay Sep Jo, Sir More Content, part 2 po nito. Kay The Lion King, yan. Kay Naughty Ochoa,
kay Jeanette Vaughn, kay Jay Bautista, kay Seth, kay James Solis. Sabi niya, sarap igisayang wakwak, mas lalo ang pagluto niyan ginataang wakwak. Igagata mo yung wakwak, no? Ano kayong lasa nun, no? Tapos malaki pa yung pakpak. Wakwak, pakpak. Pak, ganun. Kay Dazzle Works, yan. Sabi na, sa lahat talaga ng call center, di nawawala si Junjun. So, yung part 4, guys, abangan nyo, i-upload ko rin to real quick, no? Real quick, upload ka agad tayo. Kay Martin Fulge, parang sa isang sikat na mall sa Santa Mesa to. Yung tinutukoy niya dito is yung sa Haunted Supermarket, no? Yan. Kay Ma'am Eris Crib, Horror Tales. So, subscribe kayo dyan, guys. Maganda rin ang content niya, kagaya ng sa atin. Nagkikwento rin siya ng mga horror stories. Yan. So, guys, muli, maraming salamat sa pakikinig. And abangan niyo yung mga kwento ni Kuya Max. Grabe. Madami itong kwento. Madaming baon si Kuya Max na story sa atin. So, ayun, guys. Maraming salamat. Hanggang dito na lang muna. This is 6 ng Room 666. Bye-bye.